Hello po, magandang hapon dyan. Ang video na yan ay naubusan kami ng balubat naman ng aming microphone. So, dahilan na voice over ko lang. So, iyan ay amin na nilagay ang aming fingerling sa aming pan. At nahihiya pa nga sila dyan sa paglagay ko na. At nagtatago sila sa ilalim. Mga 1.5 feet din yan ang lalim kasi. So far ay okay naman sila at maliksi. Ay kukunti at maluwag yan sila dyan sa size na yan. So, kailangan talaga sana kahit magkaroon lang naman ng 2,000. Oy, okay na. Kaso lang, wala na nga eh. Hindi na talaga ako nabigyan. Dahil alam ko maraming order yon sa pagkwinto lang niya sa akin. Ay naghihintay na lang siya na lumaki ang kanyang mga fingerlings. Mayroon siya doon, mga maliliit. 3 araw pa lang daw. So, dito sa amin talaga ay napakahirap ang suklayan ng fingerlings. Mapahito man siya or tilapia. Dahil na nagka-interest ako na sana kapag may pira lang ay magpaturo na ako sa kanya. Malaki-laking pira pero so far kung talagang matuto ka na ay talagang forever na ang kaalaman na ibigay niya rin sa iyo. So, yan siguro someday. Balang araw talaga ay bala kong pasukin ito. At pakinabangan ko kahit na ganyan ang amount na paniningil niya ay kaysa hindi ka rin matuto eh, kung magpaturo ka rin sa iba, maaari mahirapan ka rin siya kasi professor yan siya sa isang state fisheries dito sa aming banda. Malayo-layo din, 2 hours travel galing dito sa amin. So kung halimbawa magtuloy ako, magboard talaga ako doon sa malapit sa kanila. Ayan ang aming discussion kahapon. Sabi niya nga natatakot daw siya kung halimbawa turuan niya daw ako at mag-transfer ng knowledge sa akin, ay magiging apart daw ako na kompetensya niya. Sabi ko, hindi ka naman kita, yung dati mong mga customer, hindi ko naman yun susulutin. Sabi ko, marami pa nga, hindi natin kaya. Kung nandyan din ako, hindi kaya. So, yan guys. At kayo din, pag-isipan nyo kung sakali ano ang maganda dyan sa inyo. Pero dito sa amin, ang hatchery business, ang maganda talaga. At nagka-interest ako dito dahil dito parang hotcake nga siya eh. Hotcake. Marami naghihintay. Mayroon pang isang hatchery, sabi niya. Until end of this month pa. So, matagal pa yon. So, naghihintayan talaga. Kung u-order kayo, din maghintay ka pa talaga ng mga isang buwan. So, yun. So far, kung test lang muna, wala pa tayo pira eh. Pag may cast na ako, someday, ay talagang igagrab ko yung sabi niya na yun. So, yan, nilalagyan ko muna ng local na tubig, yung tubig dyan sa pan ko, para at least sila, daan-daan ba, parang shock ba, tawag niyan, water shock, para hindi sila mabigla. So, guys, yung sunod na yan na clip ay mayroon ng video na charge na kasi. So, kailangan talaga marami ka rin microphone dito sa katulad nito. Okay, guys. Yan, pakinggan nyo yung aking coverage dyan kasi may sound na yan sa sunod. Thank you! Ito na ang pinakahuli na batch ng aking similya. Ayun, nagtago sila sa ilalim. So, ubos na. Total of 1,200. At maluwag sila dyan dahil naubusan na ng similya itong aking sealer. So, dito manatili sila and then bukas ko na sila pakainin sa umaga, sa sunod na araw bukas. Kasi ang sabi ng seller na huwag mo na pakainin sila dahil na-stress sila sa travel. Mga 2 hours. So, sa ngayon, alas 2. Usado na. So, bukas ko na to sila.
So hayaan mo muna, hayaan muna namin na magiging accustomed sila sa temperature ng tubig. So far ang tubig is still mababa pa rin, nasa 29 kanina. So nasa 28.6 ang temperature dito. So insakto-insakto to. And then mamaya-maya try ko sukatin yung pH nito. Anyway, bago pa lang naman eh. So sufficient ang aking dissolved oxygen pakikuha. Sufficient po 'yan ang supply ng dissolved oxygen dito sa aking pan. Ang lalim nito ngayon ay nasa 1.5 feet. Hindi ko pinalaliman pa dahil maliliit pa sila. So, ayan, naglalaro-laro na sila. Ang iba nagtatago pa. So, maganda yan dahil mayroong doon ka muna. Mayroong duckweed siya. And then, ayan. May mga malalaki na rin. Malalaki na. Hindi naman pare-pareho, pero magandang ano nila, ang galaw. Very active po sila. So, matutuwa sila dito. So, yan lang po. At bukas, i-check natin to. Hayaan lang namin muna dito na naka buga itong dissolved oxygen na kailangan nila yan sa kanilang pamumuhay dyan sa tubig. Malakas na malakas. So, gustong-gusto nila yan. Ganun, naglalaro sila. Nanibago sila kasi maluwag eh. Ang kasi kang kanila doon, wala pa aerator. So, yan. Okay, guys, yan lang po muna. At dadagdagan ko naman ulit yan kung sakali makatimpo na kami. Pag may magandang contents, then ipapasa ko sa inyo. Sige guys, take care and God bless po sa inyong lahat. Bye. Thank you po sa pag-subscribe ninyo at support sa aking channel. Bye, God bless.